Good morning, guys. Gagawa ako ng breakfast para kay Kumaran. Itong dinapay, gagawa natin ito na masarap na. Gagawin natin itong masarap na breakfast. So, ito meron ako ditong hot dogs. Dalawa na lang yung natira sa ref namin. Itatry ko itong crab sticks. And then, lalagyan ko siya ng cheese. Ito, meron tayo ditong breadcrumbs. Then, one egg. Ayan. Itry nyo po ito. Napakasarap po nitong breakfast na ito. Magugustuhan ito ng inyong mga anak. For sure. So, ayan. And then, meron tayo ditong rolling pin. Ayan. Tatanggalin lang natin yung side ng tinapay. And then, iro-roll natin ito. Gagamitan natin ito ng rolling pin. Kawa na tayo. So, ayan guys. Ganito lang po yung gagawin nyo. Tatanggalin nyo yung gilid ng tinapay. Masarap po ito. Paborito ito ng aking X and Y dati. Lahat ng mga niluluto ko, gustong gusto yung aking X and Y. Alam nyo na yun. Dati siya ang pinapagluto ko ng ganito. Paboritong-paborito niya. Paboritong-paborito niya kasi napakasarap po nito. So, magugustuhan po ito ng inyong mga anak for breakfast. Try niyo pong gawin sa inyong mga bahay. Ganito lang po. Tatanggalin lang yung gilid ng tinapay. Nakakatawa kasi paggagawa ka ng mga masasarap na pagkain, tapos naalala mo kung sino yung pinapagluto mo ng ganyan dati, diba, matatawa ka na lang. Ganun talaga ang buhay, diba guys? And then, gagamitan nyo po ng rolling pin, gaganan nyo lang yung tinapay. Ipa-flatten nyo lang. Naka-flatten siya dapat. At bababa lang. And then, lalagyan natin ng cheese. Ito yung cheese. So, yan. Lagyan natin. And then, nilalagyan nyo yung hotdog. Ganyan lang. And then, iro-roll nyo. Iro-roll nyo lang. And then, ididip natin to sa itlog. Then, into breadcrumbs. Then, ating ifa-fry. Masarap po ito mga guys. So, ayan na. Ganyan. Nakagawa na ako ng isa. Nag-breakfast na ako. Pero si Kumara hindi pa kumain. So, ito yung may natira pa kasing tinapay. So, baka masayang lang. Ay, di gawin natin pang breakfast. Breakfast, this is breakfast ideas. Masarap po ito, napakasarap nito. And then, pag naprito nyo na, pwede nyo siyang i-dip sa mayonnaise with ketchup. Napakasarap. Hindi kasi gardenia itong tinapay namin. So, pang mahirap kasi itong tinapay na binili ko. Ano bang tatak nito? Ayan. Ganyan lang po. Ganyan lang po paggawa. Ipa-flatten nyo lang yung tinapay. Then, lalagyan nyo ng cheese. Dip into the eggs and then into breadcrumbs. Then, fry. Fry nyo. Namimiss na ito nung aking X and Y for sure. Wala na magluluto ng ganito sa kanya. Nagsisisi na siya. For sure, nagsisisi na isa lang. Let's try. Ito yung first time kong gagawa ng itong what do you call this? Tingnan natin. Hindi pwedeng i-roll kapag dalawa. Itong crab sticks.
hindi pwede. Isa lang. Huwag nang ipagpilitan. So, yan. Pero lang din natin. So, yan. Ganun lang kadali, mga guys. Then, i-dip sa egg. Then, breadcrumbs. Then, ipiprito natin. So, yan. Ayan na, guys. Ito yung itlog. Dinati ko na. And then, nakagawa ako ng 5. 5 piraso. Ayan. Ang tagal ko nang hindi nakakapagluto nito, guys. Parang ilang taon na. Kasi nga, ito ay niluluto ko talaga. Paborito ito ng aking X and Y. So, ayokong lutuin kasi naaalala ko kung kanino ako nagluluto ng ganito kasi paborito niya to. So, medyo okay naman na ako. Then, after 2 years ng pag-iyak-iyak at pagkakadepress, ay medyo okay na ako. So, ayan, kaya ko na magluto nito. Nang hindi ako umiiyak. Ayan. Pero parang ako naiiyak din. Ayun. Talagang yung mga X and Y natin na minahal natin na sobra, di ba? Hindi naman yun mawawala. Part na siya ng buhay natin. So, hindi natin sila makakalimutan. Kasi doon tayo natutong magmahal ng sobra-sobra. Binuhos natin yung sarili natin. And then, akala mo, eh, nakatadhana na kayo sa isa't isa, di ba? Na dapat doon nga ako ikakasal sa ano na yon. Share ko lang. Kasi ito ay talagang paborito ng aking X and Y. So, dapat doon ako ikakasal. Plano na kami ng kasal. Pero pag talagang pa hindi para sa'yo, kailangan mong tanggapin na hindi para sa'yo. Nasaktan ako ng sobra na depress ako, mga guys. Na yung 2 taon. Ayun. Kasi hindi ko matanggap na... Kasi yung buhay ko doon na nakaplano lahat. Nakaplano na doon lahat. At siya yung tao na talagang nasa isip ko na... yun na yung makakasama ko habang buhay. Yun yung nakatatak na sa utak ko at sa puso ko. Pero hindi yun ang nakaraan. So, kailangan tanggapin. Tinanggap ko. At natatanggap ko na ng konti. Yun. So, basta pa na ano. Ayoko sana magluto nito kasi mayroon may tinapay pa kami. So, ayun. Para maturo ko din kung paano lutuin. Masarap po ito. Na share ko lang. Kailangan tanggapin, di ba? Na may mga bagay na hindi nakadadhana para sa'yo kahit pa naglaan ka ng ilang taong ng buhay mo dun sa tao na yon. Pag hindi kayo, hindi kayo. May mga bagay na hadlang para hindi maging kayo. So, si Lord na yung naglalayo para sa inyong dalawa. So, hindi nakadadhana. At least nag-learn ka ng lesson from that experience. Diba? Ayun, natuto kong maging matatag sa sarili ko. Nakasurvive ako alone. Mag-isa kong hinarap yung sakit at kirot, diba? Charot. Drama-drama dahil sa hotdog roll! Ayan, hotdog roll po ito. So, ayan, meron ako ditong egg. Meron ako ditong breadcrumbs. Ayan. Okay na ako, guys. Medyo okay na ako. Si Lord lang yung naging kasama ko sa journey ko. Sa healing journey ko. Ayan. Ididip natin sa itlog ang egg roll. Then, sa breadcrumbs. Diyos ko, Lord. Naalala ko ang lahat-lahat. Ayan, kailangan natin maramdaman yung sakit, yung pain. Para matanggap natin at ma-accept natin lahat ng sakit sa buhay natin. Diba? Kailangan mong maranasan yung sakit. Namnamin mo yung sakit. At kausapin mo si Lord. Iiyak mo lang kung sino man nakakaranas sa mga ganon na depressed dahil sa sobrang pagmamahal. Iiyak nyo lang, mga guys. Kasama nyo si Lord sa inyong journey. Hindi kayo nag-iisa. Kung iniwan man kayo ng pamilya nyo, iniwan kayo ng lahat ng tao sa paligid nyo, nandyan si Lord. Hindi kayo iiwan, mga guys. Naranasan ko yung mag-isa. Hindi ako iniwan ni Lord. Naging matatag ako para sa mga anak ko dahil kay Lord. So, yan. Dahil sa egg roll, nagdramaan man yan. Share ko lang.
Meron talaga mga bagay na hindi nakalaan at hindi ka pinaglaban. Hindi lumaban. Naging duwag ba? So, ayan. Ganyan lang po. I-roll nyo lang po sa itlog and then sa breadcrumbs and then ipa-fry nyo na. Ipiprito nyo. So, jaran! Nakagawa na ako ng 5. Ayan guys, ito na yung aking nagawa. 5 piraso lang. Nagpainit na ako ng kawali. Magpiprito na tayo. Ayan guys, ganyan lang po ang paggawa ng hotdog roll. Masarap po iyan. Napakasarap po niyan sa breakfast. Ayan, itry nyo po ito mga guys. Hotdog roll po ang tawag dito. Ayan, nagtry din ako ng my bread crab sticks. Try natin kung masarap din. So, ayan. Ito yung breakfast ni Kumaran. Thank you for watching, guys. Ganyan lang po kadali magluto ng breakfast na ganito. God bless you all.